morning mga vegan. Nandito tayo ngayon sa tanay. Pinasalan natin si Ed. Ay, si Ed. Si Paring John. Nako, nalito tayo. Matagal kami hindi nagkasama. Kung naalala niyo, nakasama ko siya sa mga nauna kong vlog dito sa tanay niya. Dalawang beses. Hindi lang dalawang beses. Tatlong beses, ano? Tatlong beses. Noong una, hindi tayo ng isla. Tapos yung pangalawa, nagpuso tayo. Tapos nanguli tayo dun sa pasikid. Sabi, ngayon, tapos lang tayo sa farm lang. Dapat mag-iisla kami. Kaso wala yung kanyang kaibigan. Kaya sasalubong lang tayo dito, bibili tayo ng isda o yung tilapia. Na-miss ko eh. Parang na-miss ko pa to kasi sa asawa ko eh. Hindi, joke lang. Baka magalit yung asawa ko, ano? Ay, mamasal tayo sa farm namin. At ipapasyal na tayo sa farm niya. Doon sa kanyang pinagatrabahong farm. Napakaganda namang marok doon, pare, ano? Pag gugupitan ko sila lahat doon. Kasi matagal-tagal kami hindi nagkita-kita. Kaya tignan natin kung anong pag mga magagawa natin sa araw na to. Pre, i-shoutout mo naman din yung mga kaibigan mo sa Mindoro. Ngayon ka lang nila ulit pa. Ngayon ka lang ulit nila makikita sa vlog ko. Shout ka kay Renanti Handa at saka kay Ron Manay. Sa mga kapatid mo, pre. Mga kaibigan ko. Ayun. Ayun. Hintay lang natin yung nag-ano, pare. Sino bang hinintay natin dito na ano? Kakilala mo. Kung sinong unang dumating, pare, ano? Sana ngay ano eh, pupunta tayo ng isla kaso eh, ano. Kung naobserbahan ninyo mga vegan, nung unang nag-vlog kami dito ni John, hirap ang bangka lumabas punta doon sa may lawa. Kasi maraming kagaya na nung ano yung water lily, pero ngayon medyo malinis. Kasi ako hindi napunta dito, siguro mga 4 buwan, pare, ano. Mga 4 buwan kasi natakot ako doon magpaturok. Pero ngayon naturukan na ako. Akala mo yung dalaga, parang ayaw magpaturok. Pero okay din naman pala. Protekta sa protection sa ating kalusugan. Uy, medyo pumuti na ako pala ng konti. Pumuti ka na nga. Nung umuwi ako dito eh, para akong uling. Sabi ko, magpaputi muna ako ng konti. Pati mo, napitulitaw na ako. Sabi ko, nung uwi ko dito eh. Sabi ng mga kapatid ko, uy, bawal dito yung minuno. Mangyan daw ako, mangyan, sabi ng kapatid kong ito, si Arnel. Well, tayo natin yung darating na isda para makabili tayo, para ma-exercise naman tayo, ano? Kay Glenn, dati yung ginamit nating bangka, no? Oo, kay Glenn. Uh-huh. Wala yung tauhan niya. Walang mga huli, no? Mga vegan, dito pala sa lawa din, dito sa Tabang. Mayroon din pala sila ditong panahon na ano, yung sinatawag na walang huli. Kung sa atin niya sa Pangasinan, eh, walang dawe. Mga, ganitong buwan, pare, pare na ba? Oo, oh, ganitong buwan. Mahirap. Sa amin naman, hindi makalawat ngayon hanggang 28 kasi malalaki alon. Oh. Ang tawag nila doon, Nortihan. Pero pagkatapos naman to ng ano, yung mga isla naman nahuli sa amin, malalaki naman. Yung kagaya na nakita mo, malalaki, ganun na kalalaki. Bibihira na yung mga maliliit na ilupin. Kahirapan na din yun. So, pag hindi ka nakahuli ng malaking isda, ay iyak. Pero pag nakajakpat ka naman, ay saya. Ganun lang naman ang labanan, pre. Ayo. Pag na, diba, nandun kami sa payaw, ikot-ikot yan. Ang hirap pang huli ng payaw kasi pinapain namin ng pare. Yung buslogan, ang tawagin natin dito, tambakol. Oh. Na isang kilohin. Ang hirap, minsan 3 oras ka manghuli, hindi ka makahuli. Kaya pag nakahuli ka, isugal mo na, sapalaran mo na. Pag nakadali ka naman ng mga malaking isda, minsan 80 kilos, 70 kilos, oh. 50 kilos, di bawing-bawi ka naman, may kita ka. Dito walang ganong malalaki, no? Tilapia lang, tsaka plapla. Yan, dahil wala nga ganong huli, doon na lang tayo sa may bagsakan ng isda, bibili ng mauulam natin. No choice, pre, no? Oo. No choice tayo, kaya doon na lang tayo bibili. Punta tayo doon. Yan ang talbos, panglagay natin doon sa sasabawan natin na ano, yung sasabawan natin na tilapia. Yun ang pinakangkilala dito na inuulam eh. Ano, pre? Buti dito, may libreng talbos din, ano? Oo, libre.
Sa amin, nauubos na rin yung talbos eh. Kagagawan ko eh. Dito yung libre lang ito. Tulungan ba kita? Huwag na. Ikaw na lang ba dyan? Oo, huwag na. Sinap-chap po. Ah, dito ba kami? Dito ba? Di ba dati tinataniman ito ng mais? Oo. May-ari ng lupa na to, nung teenager pa lang ako, kasama ko si Jun, pagbisis sa palayan, yung amo niya din kasi yun eh, yung may-ari ng lupa na to, ito ginawa ng talbos. Dito, minsan, binabayaran din ako ng may-ari ng lupa na to, na magtanim ng ano, mais. Ngayon nabanggit niya sa akin, ah, naalala ko tuloy, kaso lang yung may-ari, wala na, ginawa na ni Lord. Sila mag-asawa pa rin, no? Shout out sa mga anak ni Kabring. Tsaka dun sa lahat ng mga kamag-anak ni Kabring dito sa Wawa, tanay ng isda. At tagirap niya nung huli, no? Bali, ilang kilo yan, ate, yung pinuha ko na yan? 1.9. Kulang-kulang 2 kilo, no? Sa 100 kilo, no? Ano yung? Tsaka ito. Ito, magkano kilo po nito? 80. Kala ko yung makakabarat. Hindi ba pwede magbarat? O di, tawad. Kailangan tawad po bang gumawa muna ng kasalanan bago ako makatawad? Ito, tawad ha, pag nilinis. Ito, aming ulam. Okay na yan, pare, ano? Tsaka meron naman tayo itik, ano? Asa yung pare itik? Patingin kita mo. Adobo sa gatawa ba lahat yan? Okay na yan, pare. Yan. Na yung pagkaka-slice po ng karpa ba yan? Yung pagkaka-slice po ng karpa, yung hindi masyadong makapal. Katamtaman lang po, hindi masyadong manipis. Karpa po yan. Yan ang pinakang dito, masarap. Karpa. Sabang po yan. Dito. Ito yung tinatawag yung tilapia. Nakikita niyo namin sa YouTube channel. Vlogger po ako, nanay. Artista na po kayo ngayon. Mas maganda pa po pala kayo yun sa mga dati ang artista eh. Lalo na lang kung kayo bata-bata pa po, ano. Sanay na sanay si nanay maglinis ng isda eh. Ilan taon na po kayo na yung nag-ano sa ganyang paglilinis ng isda? Dalaga pa. Oy. Kahit po eh, walang tingin na na, no? Pag tingin mo eh, wala na po kayong daliri. Sanay na sanay si nanay. Cook natin si Jun. Pare, sarapan mo ano eh. Yung tipong makakalimutan namin yung pangalan namin, pare. Pero wag lang yung pangalan mo. Pipirituin mo na bago sabawan. Yan na ba yan, pare? Yung rekado mo. The Master Chef, Mr. Boy Logro. Ah, may okra pa pala. Sinigang talaga. Alam ko bayabas na gamitin mo? Wala bang bayabas? Meron. Ah, haluan natin ito. Bukod sa bayabas, may ganito paano? Ano yung itik? Pinakukulan na. Ah, palalambutin muna ano. May bayabas eh. Bayabas eh. Mas masarap pa yan sa ano, sa sabaw ng dalaga. Mas manamis-mis pa yan. Mas manamis-mis pa yan. Pang maramihan din talaga ano. Pang maramihan. Yung ating kinuha kanina, talbos. Ay, okay na 'yan eh. Kasi nandito yung isa ay para tikman ko ba sa sabaw pare.
kailangan mo pa para mas okay lang pre. Trap. Pang main event yan pre no. Itik. Isa sa paborito ng mga Rizalenyo. Araw-araw eh no. Oy, sigurado pare. Sabi ko nga eh, ano na eh, kutis yung balls na eh. Napapanood mo yun ano? Oo, araw-araw mo siya nanood din eh. Ito na yung nyog. Kinakaya dyan ni paring dun para dun sa ating binataang itik. Pati naman yung binataang. Nakasalang pa ba? Pinalalambot mo ano? Dogi dogi. Ito. Ay, ibang lamig. Oh. Oh, pare, delicious. Ah, mukhang may ka-partner to pare, ah. Nasaan yung isang kasama natin, iba? Alin? Pupunta ba dito? Alin? Yung kanina, mga ano dito. Pupunta ba dito sa ulit? Sino? Magbabarik ba? Ay, hindi. Wala nagbabarik dito. Wala mag-inom dito. Ayun siya. Masyad mag-inom. Ah, po yung kanyang mga nalaga ang mga manok dito. Ang dami. Parang buti mo na lang. Pare, oh. Oo nga, no. Mamaya, magbabalik dito ata yung pagkahanap ni Rab. Mamaya, pare, samahan mo ko, pre. Puti natin. May kambing pa. Oh. Shout out kay Bilas Dudog. Pasyalan natin tong kanya lang farm. Mamahali ng mga manok dito. Ang kwento sa akin din ay 10,000 ang isang piraso. Depende pa. May naghahalaga ng 15,000. Ang pinakamababa ay 10,000. Ang dami. Ang dami. Mamaya magkapasama tayo kay Jun. Ikuti natin. Labing dami eh. Ikutin ba natin pre? Ikutin natin. May gano'ng kalakit ng lupa natin. Yung manukan niya. May higit 2 hektarya. Ah, puro manok no. So, sa, ang lagay, ano pa na to? Binawasan pa to? Binawasan pa. Dahil nag-pandemic nung nakaraan ay madaming patukain. You know, pag nakita ko ng ilas ko dito, sabi, ah, ang gaganda ng manok pare. Mm. Oh, Bilas, shout out sa'yo. Kay Bilas Dudong. Ito yung sinasabi kong kaibigan ko. Alam mo na yun. Jun. Si Jun, yan. Yung si Bilas na kikita mo yung lagi ko, yung kapag tumawa, bungis, yes. Oh, oh. Bilas ko yun. Ano yung sanggan dikit ko yun eh. Yung sabi ko sa kanya, ah, pag ano, akong bahala. Oh. Skarte na si Paring Jun. Oh. Ito. Ah, bandami no. Oh. Halos sulok, lahat ng sulok meron no. Hmm. Ito pa lang, tingnan mo, ang ganda no. Ayun, forma ng mga manok. Dalusapi. Dalusapi. Tamang-tama lang yung taas ano. Guwapo ng guwapo no. Quality talaga yan oh. Kita nila oh. Mas marami pa sa ibon yung manok kayo no. Yung pa oh, bawat sulok. Dami. Oh, mga taga Looban no. Dito dami manok oh. Araw-araw doon pare merong ano. Sabi nyo ba? Tupada. Ay, pag ako yung manok, hindi ka naman ilalaban sa tupada. Sayang. Ayo. Sayang. Ano yung sinasabi nito pare na ano? 10 hanggang 15 milyong presyo ng manok? Oo, oh, ito. Fuck. 10 ang isa nito. Yung 15? Ay, nandun sa Wawa. Nandun sa kabilang farm. Sa kabilang farm. Oh. Gano'ng kaluwag dun pre? Ha? Gano'ng kaluwag? Ay, dun ba? May kalahating parilayan sa kabila. Ito'y kulang nasa 2 hektara may ito eh. Ang ganda pa no. Oo. Oh. Puro manok ano. Ito puro panlaban na to. Oo. Oh. Puro lahat yung panlaban ito. Ah, kondisyon na to lahat. Oo, oh, nakondisyon na. Dati pare hanggang dun ito ay pinutog na nga namin. Ah, yung binuko, yung minakura na yan. Ang pa nun. Lagpas pa yan. Oo, may mangga. Grabe. Pinaliit namin at ano nga,
nag-pandemic na karami, ang dami patukain. Oh, eh, oh, kasi siyempre, bagsak ang negosyo natin. Tapos namin ay tatlo. Matapos pang ilang oras yung patutukay ito, dami nito. Oh, mga dalawang oras lang. Tatlo kami. Kamusta yung balakang mo, pre? Ayos naman. Dito pare, may baboy dito. So, may mga alaga pa kami baboy. Ayun ba yung pinakita mo na karan sa akin? Oh. Yung sinit mo sa messenger?